Hi mga kamasters! Welcome sa ating bagong Tagalog tutorial series. And this time, ang target man natin at ang objective naman natin ay i-discuss ng mas detalyado at mas komprehensibo ang isa sa mga pinaka-importante or isa sa mga magandang alternative na pwede natin magamit sa ating classroom. Ito ay ang mga LMS o ang Learning Management System. Now, for this Tagalog tutorial series, ay i-discuss ko sa inyo ang dalawang klase ng Learning Management System. Uunahin na natin yung pinaka, kumbaga, available at pinakasikat na alam natin at ito ay ang Google Classroom. So, paano ba tayo makagawa ng sa ating sariling Google Classroom Learning Management System at paano natin may i-enroll ang ating mga estudyante? Now, para mag-start, ang kailangan lang natin gawin ay punta tayo sa ating Google. So, pag nasa Google na tayo, so meron tayong dalawang way. Kapag ikaw ay naka-sign in na gamit ang iyong Gmail account or kapag ikaw ay hindi pa naka-sign in sa iyong Gmail account. Paano ba malalaman kung ikaw ba ay naka-sign in na or hindi pa? So mapapansin mo dito sa may upper right portion nakalagay yung sign in. Ibig sabihin, hindi ka pa nakapag-sign in sa iyong gamit ang iyong Gmail account. So importante na since ang ito ay gagamitin mo for personal use ng iyong sa iyong klase, mas maganda or mas suggested na ang gagamitin natin muna ay ang ating Gmail account, yung nag-e-end ng @gmail.com. Based sa experience ng iba, kapag ang ginagamit nila ay yung @dep.ed.gov.ph ay may mga iba po na nagkakaroon ng problema. So, mas maganda po na since ang mga bata rin naman ay pwede silang gumawa ng kanilang sariling Gmail account or meron na po silang sariling Gmail account, mas madali na rin silang makakapag-enroll dito sa ating Google Classroom. So kapag ganito po ang inyong Google, kapag inopen niyo po siya, ibig sabihin hindi pa po kayo naka-sign in. Ganito naman po ang nakikita natin kapag nakapag-sign in na po tayo dito sa ating Google gamit yung ating Gmail account. So mapapansin niyo either may picture na po or wala na yung word na sign in. Okay? So para sa mga hindi pa nakapag-sign in, ang meron silang dalawang options para makapasok sa Google Classroom. Una, i-click yung sign in. Then, automatic tatanungin po yung inyong email address. I-type nyo lang po dito ang inyong Gmail account. Then, click nyo po yung next. Then, po yung inyong password. And then, next. So, automatic po ay makakapag-sign in na po kayo. Or, po pwede rin po na ang gagawin nyo para direkta na kayo sa inyong Google Classroom ay ang gagawin po ninyo ay type dito sa Google Search Engine Box yung Google Classroom. So itatype po ninyo dito sa inyong Google Search Engine Box ang classroom.google.com. classroom.google.com. Ayan po. So pagka-type nyo po yan, press enter. So ito po yung lalabas. Then, ang pipiliin po natin ay itong Google Classroom. So, click po natin itong Google Classroom. Then, automatic, ito po yung lalabas. So, paano tayo pupunta sa ating classroom? So, i-click po natin itong Go to Classroom. Pag-click po natin yung Go to Classroom, ay i-ask po tayo na mag-sign in gamit ang ating Gmail account. So, kailangan natin siyang i-type. So, halimbawa po, i-type ko po ang aking Gmail account. Ayan. Then, pag na-type ko na po yung aking Gmail account, click ko po yung susunod. Ito, nakatagalog po yan. Then, yung ating password. So, pagkatapos po, i-click yung susunod po ulit. Okay. So, automatic po, kapag na-type niyo na yung inyong Gmail account at na-type niyo na yung password at okay, wala pong problema, ibig sabihin tama po yung password niyo, ganito po yung lalabas. Ibig sabihin po, nasa dashboard na po kayo or interface na ng Google Classroom. Or mas madali po talaga kapag kayo ay naka-sign in na. So kapag po kayo ay naka-sign in na, mapapansin niyo, pag nag-open po kayo ng inyong Google, ito po. At ang pag-sign in na po kayo, ito po again, yung may picture na po kayo or meron na po kayo sa may upper right side, ay lumalabas na po ang inyong email account. Ibig sabihin po niyan ay nakapag-sign. So, halimbawa, nakapag-sign in na po kayo,
Ang gagawin nyo na lang po ay i-click ito pong mga multiple dots po dito sa may right side ng images. Pag-click nyo po nyan, sa may mga options po ay dito. Nandito po lahat ng mga apps or lahat ng mga pwede natin magamit or konektado kay Google. So, nandiyan po yung search, maps, YouTube, play, news, Gmail, meet, contacts, okay, drive, calendar. Ang hahanapin po natin dito ay yung classroom. So, napapansin niyo po nito, nandito na po yung classroom. So, hindi niyo na po kailangan mag-type sa search engine box niyo ng classroom.google.com kasi po, naka-integrate na po siya dyan. Part po siya ng Google. So, i-click po natin yung classroom. So, pag-click po ng classroom, nandyan na po kayo. So, mas mabilis po, di ba? Mas mabilis yung pagpasok doon sa inyong Google Classroom. So, same din po yung makita. Ito na po yun. So, mapapansin niyo po, blanco pa siya. Wala pa po siyang laman. Ibig sabihin, ito ay bago pa lang. So, paano ba ako mag-start? Paano ba ang pag-start na magawa ng aking classroom gamit ang Google Classroom? Pupunta po tayo sa may upper right side. Then, click po natin itong plus sign. When you click the plus sign, katanungin po kayo, may dalawang options, join class or create class. Since kayo po yung teacher, kayo po yung mag-create ng class. At sino naman po yung mag-join ng class? Siyempre, yung inyo pong mga estudyante. So, ganun din naman po yung proseso na gagawin ng mga bata. Ipapakita ko po mamaya, paano ba sila mag-join sa class na gagawin po ninyo. So, kung kayo ay, ang kinlik natin ay create class, sila naman ay join class. So, mag-create muna tayo ng class para makapagsimula po tayo. So, click create class. Then, kapag kinlik nyo po yung create class, may lalabas na dialog box. I-click po natin itong, i-tick po natin itong box na to dito. Then, click po natin yung continue. Tapos, ito po yung lalabas. So, pag kinlik po natin yung continue, ito po yung lalabas. Ibig sabihin, mag-start na po tayo mag-create ng ating class. Now, sa pag-create po ng class, pwede po na halimbawa po kayo ay may hawak na 5 sections at pare-parehong subject lang po ang inyong tinuturuan doon, pwede po na isang class lang ang gagawin nyo. Kumbaga, isang gawaan lang ng lahat ng isang gawaan lang ng class at doon na lahat mag-i-enroll ng mga estudyante nyo. Pero kung hindi po pare-pareho, iba-iba pong subject, syempre, automatic po yun. Dapat iba-ibang class po ang i-create nyo. So, dito po sa inyong Google Classroom, pwede po kayo mag-create ng iba't ibang class. Sir, paano kung ako ay isang teacher ng science at isang level lang naman yung tinuturuan ko? Pwede bang isa na lang? Meron po kayong dalawang choices. Either, yun nga po, mag-create kayo ng isang class para sa lahat ng section na hawak nyo or mag-create kayo ng iba't ibang class para sa iba't ibang sections. So, ipapakita ko po dito, ano nga ba ang advantage at limitations kapag ikaw ay gumawa ng isang class para sa lahat at iba't ibang class para sa iba't ibang section na hawak mo kahit ikaw ay teacher ng isang subject lang. So, ano nga ba ang advantage ng isang class lang ang gagawin para sa lahat ng class? So, ang advantage po nun, syempre, ay isang gawaan lang ng lahat ng gusto mo ipagawa. So, isang gawaan ka lang ng assignment, isang gawaan ka lang ng quiz, isang gawaan ka lang ng isang upload ka lang ng mga gusto mong i-upload na file. Yun po ang advantage nun. Ano naman po yung limitations nun? Ang limitations naman po ng isang class ay, since isang class lang po yan, ibig sabihin, magkakasama po lahat ng mga estudyante ng iba't ibang sections sa class po na yun. So, ang magiging ano lang po natin, problema lang natin, or mahihirapan po tayo, ay kapag kinuha na natin yung mga grades nila or mga results ng kanilang test or ng kanilang mga assignments doon sa class na yun. Since sila po ay magkakasama, pag dinownload mo na yung file, kailangan mo pa na paghihiwa-hiwalay yung mga yon ng mano-mano. Yun po yung limitations niya. Ano naman po ang advantage ng iba't ibang klase, iba't ibang class
para sa iba't ibang sections na hawak mo kahit na ikaw ay isang nagtuturo lamang ng isang subject. Ibig sabihin po, kung meron po akong class para sa section A, meron akong class para sa section B, meron akong class para sa section C, meron akong class para sa section D, kapag dinownload ko yung results, yung mga test results nila, yung mga grades nila, ay hindi ko na kailangan pa na mag-separate ng mga pangalan ng mga bata kasi dun na mismo sa section na yon na ginawa mo ay magkakasama sila. Sir, hindi ba mahirap yon? Kasi hindi ba yun yung magiging limitations naman niya ay ang kailangan ko pang magpaulit-ulit ng mga dapat gawin? Gagawa ko ng isang quiz sa kabila, tapos uulitin ko ulit sa kabila, uulitin ko ulit sa kabila. Hindi ba masyadong magiging matrabaho yon? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano natin magagawa ng paraan at mas mapapadali ang trabaho kahit may iba't ibang class tayong ginawa para sa iba't ibang section. So para po sa akin, personally, mas maganda po na iba't ibang class ang i-create ko para sa iba't ibang section kahit na isang subject lang tinuturuan ko kasi mas makikita ko yung mga estudyante ko kung sino ba sa class na yon ang medyo nahihirapan or kailangan ng suporta. Unlike kapag sa isang class lang at yan ay mga nasa ilang daang estudyante, so hindi mahirapan akong i-monitor. So as we go on sa ating tutorial series, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba mas mapapadali kahit na mag-create ako ng iba't ibang class para sa akin iba't ibang section. So yan po. Simula na tayo. So, paano nga ba ako mag-create ng aking first class? So, dito po makita nyo sa create class may class name, which is required, section, subject, at room. Hindi nyo naman po kailangan pang i-fill out lahat ng mga informations dyan. At po pwede nyo naman na i-edit yan kung sakali na may mga gusto kayong baguhin. So, for this time, dito po tayo mag-start sa class name. Ang suggestion ko po ulit ay mas maganda, pwede na pong ilagay dyan na science, English, Math, Filipino, AP, TLE, MAPE, so kahit ano po. Pero tandaan po natin, since papasok na po ang new normal at baka may mga iba po ring teachers ang gagawa ng kanilang Google Classroom, so mas maganda po na i-personalize nyo ang inyong Google Classroom by putting your name. So halimbawa po, Maestro Johnny's Science Class. Then, sa section po ay, ba po ang section nila ay Newton. Siyempre, ang subject po ay science. Ayan. So, halimbawa sa room, wala pa po. So, hindi ko na po muna lalagyan yung room. Kasi hindi po natin alam kung saan po tayo room na mapupunta. So, then, pag na-kompleto na po yan, i-click na po natin itong create. Sir, pwede ka po bang ma-edit ito mamaya? Again, pwede pa po natin itong ma-edit mamaya. So, pag okay na lahat, especially itong class name na required, ang kailangan na lang natin gawin ay i-click yung create. So, i-click po natin itong create. Ayan. Nakapag-gawa na tayo ng ating first class. At napapansin nyo, ito ay para sa specific na section na ginawa ko. Para sa Newton. Ano bang nakikita natin sa dashboard ng inyong classroom? Sa first class po ninyo. So, makita nyo dito yung pangalan ng ginawa nyong class. So, Maestro Johnny's Science Class. Makikita nyo rin dito yung section at makita nyo dito yung class code. Mapapansin nyo dito na meron ditong parang line box. Kapag kinlik nyo yung line box, lalabas yung class code. So, para saan ba ang class code? Ang class code ay yung code na ibibigay sa bata kapag sila ay nag-join ng inyong class. So, pagka punta ng bata sa kanilang Google Classroom, i-click na lang yung Join Class. Tapos, ang gagawin niya lang ay i-type yung inyong class code. Sir, paano po yun? Paano po mag-join ang isang estudyante gamit ang class code? So, ganito po yan. So, ganun din yung proseso sa kanya pong Google search box. Ita-type niya po ang classroom.google.com. Tapos po, kapag hindi pa po siya naka-sign in, ay ila-type niya po yung kanyang Gmail account at saka yung password.
at automatic, ganito po yung lalabas sa kanya. Di ba po, ganito po yung lumabas kanina nung nag-sign in din po tayo sa ating Google Classroom. Pero iba lang po tayo ng pipindutin. Sa mga bata, ang pipindutin mo nila ay join class. So, instead na create class, they will be joining your class. So, pag kinlik po nila yung join class, tatanungin po sila kung ano yung class code. Yun na po yung class code na ibibigay sa kanila, ang ilalagay po nila dyan, ang itatype po nila dyan, at automatic ay magiging estudyante na po sila ng class na yun. Ganun lang po yun kasimple, mga ka-masters. Okay? Para po yun sa mga estudyante. So that's the easiest way kung paano po makaka-join ng class ang mga estudyante po ninyo. Na syempre, ibibigay nyo po pag-opening ng classes. Yan. So, balik po tayo sa inyong teacher account. So, again, ito po yung class code. Pag kinlik nyo po dito or kinlik nyo po yung X, ay, yan po, yan na. So, meron po kayong class name, yung section na hawak po ninyo, at yung class code para sa section na yun. Now, mapapansin nyo rin po dito na meron na siyang may image na po. So, pwede po bang palitan yung image? Pwede. May dalawang paraan para palitan yung image or yung itsura kung gusto nyo po siyang i-personalize. First ay yung sa theme. I-click nyo po yung select theme. Pag-click po ng select theme, ay meron na po ditong mga ready-made mga themes. Kumbaga sa Facebook po, ito po yung cover photo po natin. Tama po ba? So, yan po yung nandun sa ating cover photo. So, nakadepende po yan sa, syempre, kung ano po yung subject po ninyo. So, marami po ditong options na pwedeng piliin. So, ano ba kayo po ay English and History teacher. So, may mga image. Or, kayo po ay Math and Science. So, ganun din po. So, napapansin nyo po ba, usually yung mga image po ay nasa bandang right side. Since nasa left side po, yung mga information about your class name, section, at yung class code. So, ganun din po dito. Yan. Then, para sa mga arts na subject, ito po. Yan. Para po sa sports. Yan. And, for the others, yan po. So, halimbawa, since science po yung subject natin, pipili po ako dito ng pwede magamit na theme. Ito po. Halimbawa, ito po yung napili ko. So, ito po yung kanina, yung lumabas na po. So, halimbawa po, ito po yung napili ko. Yan. So, magkakaroon po siya ng check sign. Then, i-click po natin yung select class theme. Ibig sabihin po, yan po yung napili natin. So, click po natin, select class theme. So, automatic po napapansin nyo sa theme natin ay nagbago na po siya. Depende po dun sa napili nating default themes or depende po sa napili nating mga themes doon sa mga ready-made themes na po na available. Then, pwede rin po, sir, wala akong napiling theme. Pwede bang ma-personalize ko yung aking theme? Pwede rin po. Ang gagawin nyo lang ay maghanap ng photo at i-upload dito. So, paano po ba yun? So, click nyo po yung upload photo sa ilalim ng select theme. Pag-click nyo po yan, so, pwede na po kayong upload ng photo galing po sa inyong computer. So, ito po yung lalabas. So, select, nakalagay po dito, select a photo from your computer. Pag-click nyo po yan, again, hahanapin nyo na po sa folder, syempre, saan manggagaling yung image na gagamitin po ninyo para sa inyong class theme or section theme. So, try lang po muna natin maghanap. So, halimbawa, ito po yung mga ginawa natin. Ayan. So, medyo malaki po ito. Tingnan natin kung anong magiging, ano po mangyayari. So, halimbawa, ito po yung napili natin. Then, click po natin itong open. Tingnan lang po natin. Ayan. So, mapapansin nyo po na ang kaya niya lang na i-cover na area ay yung ganito po. So, ang size po, or dapat po yung pipili nating image, kung gusto po nating i-customize yung ating theme, ay yung rectangular shape. At maliit lang po. Maliit lang. So, dapat po naka
nakagawa na po tayo or i-AIS po natin siya bago natin i-upload. So, papipiliin po na tayo dito. So, yan. So, halimbawa po ay ito. So, ito lang po yung kaya muna. So, tingnan po natin again. Dapat po dito sa bandang left side, wala po masyadong image kasi ibablock po niya yung pangalan ng ating class. So, halimbawa, ito lang po muna. So, kapag na yan po yung napili natin, so, pag okay na po yan, click po natin itong select class theme. Yan. So, napansin niyo po ba? Iba na po or nagbago na po yung ating class theme. So, ganyan na po siya. So, syempre, pipili po tayo ng image na pagbukas natin ay mas live yung kulay, mas maganda yung dating para po mas maganda yung ating mas maganda po yung kumbaga dashboard ng ating klase. So for this time po siguro ay pili lang po muna ako ng ating team dito muna sa mga kasi mas maganda po yung kulay nila na pinili nila. Sa science, balikan po natin yun. Ayan. Or ito po. Ayan, yung blue. Then select class team. Yan, so, may pagka magnetism effect. So, yan na po. So, yan. So, pag okay na yan, okay na yung theme at wala ng problema, ay i-explain naman natin kung ano ba yung nakikita natin sa ating dashboard. Now, sa ating Google Classroom, ay meron tayong apat na tabs. Ito yung Stream tab, Classwork tab, People tab, at Grades tab. So, i-discuss po natin bawat isa as we go on sa ating tutorial series. Na pagbukas natin ng ating Google Classroom, ang laging mauunang mabubuksan ay ang ating Stream tab. Now, sa Stream tab natin, ginagawa ang lahat ng announcement na kailangan natin gawin. Na mapapansin natin, pag punta tayo sa baba, nakalagay po dito, Share something with your class. So, dito sa Stream tab natin, dito tayo nakikipag-communicate sa ating class, sa ating mga estudyante. So, dito, pwede tayo mag-create and schedule announcements at mag-respond to students' posts. So, dito po tayo pwede mag-create ng ating announcement. So, pag-click po natin dito sa may share something with your class, yan. So, pwede na tayo mag-post ng ating first announcement. So, halimbawa po ang natin ay, welcome my dear students. Okay. So, halimbawa po yung pinahit natin, welcome to my dear students. So, ano po yung nakikita natin? So, dito po ay kung kanino nang gagaling ang message, syempre sa inyo po yan. Ito naman po ay kung para kanino ito pong announcement na to. So, yan po ay to all students. Ibig sabihin, lahat po ng bata ay mababasa yung inyong announcement. Then, ano po ba ang pwede natin gawin? Pwede din tayo mag-add ng file. Halimbawa, welcome my dear students. Tapos may gusto ka pang ibang ibigay or idagdag sa iyong announcement. Hindi lang basta simpleng text lang. Ano ba ang pwedeng idagdag? I-click po natin yung add. Then, meron tayong apat na options. Google Drive. Sa Google Drive po, kapag kinlik nyo yan, ma-redirect po kayo or pupunta po kayo sa inyong Google Drive. At pag kinlik po yan, so syempre, yung mga file po na nasa inyong Google Drive, doon po kayo pwedeng kumuha para naman ilagay, pwede niyo pong ilagay sa inyong class. So, it could be a video, could be a file. So, pwede po na nandyan na. So, galing yan sa Google Drive. Kapag na-save niyo po sa inyong Google Drive, ang inyong file na gusto nyo gamitin, then ganoon na po. Piliin niyo lang po, then click niyo po itong add. So, para yun po yung ma-attach sa inyong announcement. Click po yung add. Okay, since hindi po yan, wala po siyang kinalaman, click po yung, kapag hindi naman po, click po yung cancel. Kapag naman sa link, so sa link naman, pwede kang maglagay ng URL. Halimbawa, meron kang ginawang video message, tapos in-upload mo yun sa iyong YouTube channel. So, kunin mo lang yung URL nun, tapos pwede mo na siyang ilagay dito at i-add link. Okay? Kapag naman ang pinili mo ay file, ano ba ang file? Siyempre, ang file ay pwede yung PDF file, PowerPoint file, pwede siyang audio, pwede siyang video. So, iba't ibang klase ng file.
So, halimbawa, gusto mo lang ay i-record yung boses mo. So, welcome dear students. Tapos, nirecord mo siya. So, naka-MP3 file. So, pwede mo rin yung na i-upload dito. So, ang gagawin mo lang ay i-click tong select files from your device. Tapos, hanapin mo na kung saan mo sinave yung file na yon, yung audio file na yon para sa mga estudyante mo, para ma-attach siya sa iyong announcement. Okay? Pag hindi naman, click cancel. So, yan. Tatlo. Then, another one is from YouTube. So, bukod sa link, pwede rin na direct na from YouTube. So, pag click mo yung YouTube, yan. So, pwede ka nang mag-type or mag-search. Halimbawa, gusto mo, tingnan natin. So, welcome. Tingnan natin kung may mahanap tayo. Pag tinype natin yung welcome. Ayan. So, may mga video files na about welcome. Siyempre, dapat yung pipili natin ay may kinalaman at hindi masyadong mahaba. So, usually, gagamitin mo lang itong YouTube kapag talagang meron kang specific na URL na nahanap na, na swak dun sa iyong announcement. Okay? Pag hindi naman, so, pwede ka ditong automatic mag-search na sa loob mismo ng Google Classroom, or kapag may nahanap ka na, halimbawa pumunta ka na sa YouTube, tapos nag-type ka, so tinype mo ay welcome, welcoming my students, welcoming my students. Ayan. Then, sinerge mo siya. Tapos may nakita ka. Halimbawa, ito, tingnan natin. Kung ito ay bagay. Okay. So, mapapasin mo, ibang video to. So, dapat talaga kapag ang gagamitin mo ay YouTube, ito ay something na ginawa mo at in-upload mo sa iyong channel para at least talagang customize siya, personalize, at hindi na ibang tao yung mag-welcome sa kanila. Okay, so kung wala, natin yan. Okay, balik tayo. Kung wala naman, wala ka naman kailangan ilagay, so cancel. So itong mga add-ons na to, yung Google Drive, link, file, at YouTube, ay syempre magagamit natin yan kapag tayo ay nag-post ng mga announcement na talagang kailangan na lang mga links or add-ons, or may kailangan tayong i-attach na file. Siyempre, halimbawa, yung announcement ay long quiz on Friday about Earth. Pwede kang mag-link ng mga websites. Pwede silang, na pwede lang gamitin na i-review. So, bukod pa dun sa discussion mo, ay pwede kang magdagdag ng mga links. Halimbawa, pag-link mo yung link, siyempre, may lalabas na link. So, maghahanap ka ngayon ng website na pwede mong magamit na sa tingin mo ay maganda na may kinalaman sa Earth. So, all about Earth. Na pwede makapagdagdag na ka ng information. Ayan. So, halimbawa, galing sa NASA, all Earth. So, yan. So, ito ay website ng NASA. So, dito, pinapakita niya yung informations about Earth. So, pwede na yung gamitin, pandagdag ng mga informations. So, paano ko yun kukunin yung URL nito? So, ang gagawin ko lang ay i-click dito sa taas na to. Yan. Yan po nakikita nyo dyan ay ito po yung tinatawag natin na URL. So, ang gagawin natin ay i-highlight, i-select. I-select po natin yung mga words na nandyan. Then, right-click po tayo, then copy. Or simply, pag na-select nyo na po yan, pindutin nyo lang po Ctrl-C. Pag okay na po yan, punta po tayo dito sa ating Google Classroom. I-click po natin sa loob, then right-click, tapos po paste. Yan, so yan na po. Lalabas na ngayon yung URL ng website na pinuntahan mo. Then, add link. Yan. So, ano pong napapansin natin? So, meron na po na na-link na po yung website. So, pag kinlink ng bata yan, pwede na silang
ma-redirect doon sa website ng NASA. Okay, yan. Napaka-useful po nito kasi kapag may mga files po tayo na halimbawa gusto nating isend sa kanila, mga reviewers, mga PDF file, mga PowerPoint file, pwede po natin gawin dito sa part na to. Then, bago ka mag-post, ano po yung nakita natin dito? Meron dito ang cancel kung gusto mo i-cancel yung post. Or pwede kung gusto mo na siyang i-post, ipindutin po yung post. Pero bago yan, ano po ba yung arrow down button nandito? Kapag kinlik po yung arrow down button nandito, meron kang tatlong options. Post, schedule, or save draft. Pag pinili po itong post, ito po yung automatic mapopost na po yan sa mga bata. Kapag schedule naman po, ay pwede mong ischedule kung kailan mag-a-appear yung iyong post. So, halimbawa po, kinlik natin yung schedule. So, yan. So, may nakalagay po dyan, schedule announcement. So, halimbawa, gusto mo siyang i-post sa August 24. Then, anong oras? Yan, pag okay na yung date and time, then click yung schedule. Ibig sabihin po niyan, sa August 24, 8 a.m, mapopost yung iyong announcement. Yan. So, saan siya napunta? Dito siya napunta sa save announcements. So, pag kinlik mo yung arrow down button, andyan siya. Ayan. Pwede mo siyang i-delete or pwede mong i-edit. Pindutin mo lang siya, click mo lang siya, then automatic, pabalik ka dun sa iyong announcement. Okay? So, X natin. Dahil naka-save na siya. Or, pwede na tayong mag-post ng bago. So, what if gusto mo na mag-post ngayon? So, mag-share na tayo. Welcome. Micah Masters. So, yan. Halimbawa, yan po yung post natin. Then, click na po natin yung post. So, pag pinost natin, yan po yung ating makikita. Naka-post na po siya. Now, mapapansin po natin, meron dito yung tatlong buttons. So, ang gagawin po natin, click natin yan. Ano po bang meron dyan? So, pwede pong i-edit, pwede i-delete, or pwede i-copy yung link. Okay, so, yan po. Tatlong possible na options. Sa announcement, ano ba yung gusto mo? Meron kang options para sa iyong announcement. Pwede na ikaw lang magpo-post. Pwede na yung bata ay makapagpo-post din at the same time makapagko-comment, at pwede na makapagko-comment ng yung bata pero hindi siya magpo-post. So dito sa baba pwede mag-post ng comments. Halimbawa, ang tinipe ay hello po sir. Yan. So halimbawa yung post. So pag nag-post yan sila, so click lang po yung arrow. Then, and sa kanilang Google Classroom account, ganun lang po yung gagawin nila mo. Dito lang po sila mag-click sa baba ng iyong post. Sir, paano pag may hindi magandang post ang bata? Paano ang mangyayari? So, gumawa ko dito. So, nag-join doon sa ating account kanina. Subukan natin na gamitin yun as a student at mag-join sa class na ginagawa ko. Para makita natin. So, ito yung class code natin. Yan yung class code na bibigyan natin. Yan. Then, yan ang gagamitin natin para maging estudyante tayo. So, meron tayong teacher at student account para nakikita natin kung ano ba ang nakikita ng bata sa nakikita ng teacher. So, join. Yan. So, automatic. Yan. So, yan po yan. So, automatic, pagka-type ng ating code, class code, ay ma-i-enroll na yung bata na yon sa iyong klase. At ito yung kanyang makikita. So, ano nga ba ang pinag-aiba ng student account sa Google Classroom sa may teacher account? Sa student account, sa Google Classroom, meron silang tatlong tabs. Stream tab, classwork tab, at people tab. Samantala, sa teacher account, merong stream tab, classwork tab, people tab, at grades tab. So, meron tayong grades kasi dyan pumapasok yung score ng mga bata. Okay? So, pag bumalik tayo, so kung bumalik tayo dito sa student tab,
Yan, yun nakita niya. So, nakita niya yung post ni teacher. Welcome ka, masters. So, halimbawa, magko-comment siya. Magko-comment yung estudyante. Ito yung estudyante. Hi, sir. Then, so, pagka-click niya, then, click po yung post. So, automatic, mapopost yun at mababasa ni teacher. So, balik ulit tayo sa ating teacher account. Yan. So, paano malalaman na teacher account yun? So, apat yung tabs. Stream, classwork, people, grades. So, tingnan natin kung na-reflect ba yung comment ni bata or ni student. Ayan. So, meron na tayong student. So, hi sir. And siya. Ito yung ating estudyante. So, halimbawa, meron tayong isang estudyante na nag-post ng comment or naglagay ng comment na hindi maganda. May pwede ba tayong gawin doon? Meron tayong pwedeng gawin doon. So, punta tayo dito. So, dalawang options. Itong nakita mong arrow ay para makapag-reply ka sa specific na comment na yon. So, pag-click mo yan, so, pumunta dyan. Tapos, sabi mo, hello. Yan. Then, click mo. Yan siya. So, na-replyan mo siya. So, nag-reply ka. So, specific na yung taong yun, yung nireplyan mo. Okay? Or, paano kapag itong estudyante na to ay, so, delete natin yan. So, paano kapag itong estudyante na to ay nag-comment ng hindi maganda? So, bukod sa reply, meron ka pang ibang options. Itong three buttons na to ay pwede mong pindutin. Yan. Dalawang options. Pwede mong i-delete yung comment or i-mute siya. Ano ibig sabihin ng i-mute? Ibig sabihin ng i-mute ay yan. So, ito yung ibig sabihin ng mute. Pag ibig sabihin ng mute, students, I can still submit work but other students won't see it. Pwede silang mag-submit ng kanilang mga assignments pero hindi makikita or hindi yan makikita ng mga ibang estudyante. Hindi rin sila pwede mag-reply sa classmates' work. So, hindi na sila pwede mag-reply. And can't comment or post. Hindi na sila pwedeng mag-comment or post. Pero part pa rin sila ng iyong class. At meron ka ding option na since hindi nga maganda, pwede mong i-delete yung comment na yun. Then, click mo yung mute kung kailangan siyang i-mute. Subukan natin, click yung mute. So, yan. So, ibig sabihin, naka-mute na siya. Sir, may option ba na ako lang ang magpo-post para yung mga bata, babasahin na lang nila ang aking comment at hindi na kailangan mag-reply? So, pwede naman yun. Ang kailangan mo lang gawin ay punta dito, pindutin tong gear na nasa upper right. Then, pupunta ka dito sa gear na yan. Dito makita ulit yung class details mo. Yan. So, pagkagawin mo lang ay punta sa gear. Then, pupunta ka sa general. So, mapapansin mo sa general, dito yung class code at yung sa stream. Sa stream, meron kang options. Nakalagay dito, students can post and comment. Ibig sabihin, yan yung default. So, sa stream, makalagay, students can post and comment. Ibig sabihin, pwede silang mag-post at pwede rin silang mag-comment. Dahil nga, gusto mong i-control or gusto mong limitahan para maiwasan yung mga hindi magandang mga bagay, pwede mong kontrolin yung iyong pwedeng makapag-post sa stream. So, pag-click mo itong arrow down button, meron kang tatlong options. Students can post and comment. Students can only comment. And only teachers can post or comment. So, kapag ang pinipili mo ay students can only comment, ibig sabihin, pwede silang mag-comment pero hindi sila pwede mag-post. Ikaw lang ang pwede mag-post. Pwede lang sila mag-comment sa mga post na gagawin mo. Kapag ang pinili mo naman ay only teachers can post or comment, ibig sabihin, hindi sila makakapag-comment sa iyong post. Ang pwede nilang gawin ay basahin lang ang iyong post. Pag okay na yan, ang napili mo ay student. Usually po, pwede naman dito, ang suggestion ko ay, siyempre po, kapag ang gusto natin ay meron pa ring interaction, piliin po natin itong student can only comment. At least, hindi sila pwede mag-post pero pwede sila mag-comment. So, students can only comment. So, select mo natin itong students can only comment. Yan. Then, click mo natin itong save.
Okay. So, yan na. So, ibig sabihin, sa stream natin, pwede tayo mag-post at pwede mag-comment yung bata. Yan. So, meron na tayo. Alam na natin na sa stream ay ginagawa natin yung ating announcement. At sa announcement ay pwede tayo mag-attach ng file. Pwede rin tayong maglagay na ng mga announcement na pwede nating i-save at i-schedule. Ayan mga ka-masters, na-discuss na natin ang ating unang tab, ang stream tab. At meron pa tayong tatlong tabs na kailangan natin i-discuss para mas maintindihan natin kung paano natin magagamit ng maayos ang ating Google Classroom. Again mga ka-masters, sana ay nakakatulong ang ating tutorial videos para makapaghanda tayo sa ating new normal. And again, nagpapasalamat ako sa ating mga loyal subscribers. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to click the subscribe button. At sana po ay tuloy-tuloy ang inyong suporta sa ating YouTube channel. Again, this is your Maestro Johnny and see you sa ating next Google Classroom Tutorial Tagalog Series.